Nagsalita si Senator Robin Padilla kaugnay sa naging marahas na paglusob ng PNP staff sa mga religious compounds ng KOJC kasabay ng paghihikayat kay Senator Risa Hontiveros na Sabi ni Diego Latigo, pakulay na kayo. Wala na magpapakulay dito, Diego Latigo. Nirecruit na ng ibang mga vlogger. Ginawa na ng GC. Tapos sinabing, oh, huwag kayong pupunta sa Banateros, ha? Dito lang kayo sa amin. Pag nagpunta kayo doon, tatanggalan namin kayo ng jacket. Mawawala kayo dito. Hindi na kayo kasali, hindi na namin kayo bati. Huwag kayo nanunood doon. Dito lang kayo. Dito lang kayo magpapakulay. Huwag kayo magpapakulay sa kanila. Marami na silang pera. Kami, resort lang. Ay, mali. Walang ganun. Nagawa din ng investigasyon sa Senado. Samantala, naniniwala si Senator Padilla na pinag-isipan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Naniniwala si Senator Robin Padilla na hindi nagpadalos-dalos si Vice President Sara Duterte sa desisyon niyang magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, desisyon yan ni, VP. At ako naman naniniwala na sa lahat ng desisyon ni VP, pinag-isipan niya. Record ang magsasabi na si VP ay isang profesional na tao, isang abogada, isang mayor, na naging mayor ng 3 beses dito sa Davao na walang iniwang utang. Kaya kailangan tandaan po yan ng mga kumukutya sa kanya na nagsasabi na hindi, si VP pumalpak. Saan? Siya nga lang yung ahensya lang ng gobyerno niya ang laging binibigyan ng award. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakalungkot. Hindi, masaya tayo na nag-resign si VP Sara Duterte so that we have a leader that will speak for the oppressed. But ang nakakalungkot diyan isa na nga sa kanya, isa na ho siya, siyang pinakamataas na secretary pagdating sa performing department ng ating bansa, which is ano ho yan, ha? Lahat ng survey, siya ho ang pinakamataas, performing, magaling. Siya ho talaga. At ito ho'y back up with data. Hindi ho ito kwentong bururot lang. Ito ho'y may data kung bakit siya ang isa sa pinakamagaling. Isipin nyo, hindi pala isa sa pinakamagaling. Pinakamagaling na department head. Diba? Nakakalungkot. Kasi, alam mo, iniisip din naman natin yung bansa natin. Iniisip din naman natin na hindi lang sa politika na meron na tayong magsasalita para sa atin, hindi lang naman po yun. Iniisip natin siyempre yung kawalan ng mga estudyante, kawalan ng mga guro, di ba? Sino kaya ipapalit dyan? Naku, baka sigurado ako pag si ano pinalit. Baka si Palit Ulo ipalit dyan? Kilala niyo si Palit Ulo? Yung gumawa ng video tong sa UN, tas mali-mali yung description niya ng Palit Ulo. Sakit sa bangs to. Pag yun ang nanalo, pag yun ang inilagay, para tayong lutang nun. O baka naman ang ilagay yung mga komunista. Leader ng edukasyon, mga komunista. Patay tayo dyan. No? Na talagang nagtatrabaho. Ani Padilla, makatutulong kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ni VP Sara upang hindi na ito mahirapan pang manimbang. Itong desisyon ni VP, desisyon niya yan para yung ating Pangulo, hindi na siya manimbang. Kumbaga, binibigyan niya ng kalayaan yung ating Pangulo na lumakad ng walang tinitimbang. Ako, ang ganda-ganda ng example na ginawa ni BP, sinacrifice niya yung kanyang oposisyon para magkaroon ng katahimikan. At siya naman, magawa din niya yung kanyang trabaho bilang BP. Ang linaw naman ng kanyang sulat, diba? Gagampanan niya yung kanyang pagiging vice-presidente. Kaya ako'y hanga talaga kay Ma'am Sara. At ako naman,
biglang, siyempre, alam naman ng lahat. Ako ay dala niya sa unit team. So kung saan si Sara, doon ako. Yun, palakpakan. Kung saan si Sara, doon ako. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Hindi, kayo. Kung saan ba si... Hindi ko na mabanggit yung pangalan. Hayop ka. Jay Gibaro. Muntikan ko na mabanggit yung pangalan. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, ang bida dito, mga Duterte. Ha? Yung mga Duterte ang bida dito. Hindi kung asan si vlogger na ganito, doon ako. Ako nandun si ano. Grabe ka naman, Jay Gibaro. Hindi ko na nga binanggit. Bawal yan, Robin. Dapat kung saan si Bibian, doon ka. Huwag ganun. Kung saan si BP Sara, doon tayo. Huwag yung kung ano-ano mga sinasabi ninyo. Samantala, hindi naman maitago ni Senator Padilla ang pagkadismaya kasunod ng marahas sa paglusob ng mga armadong PNP SAF at CIDG sa mga religious compound in the Kingdom of Jesus Christ, particular na sa headquarters nito sa Davao City, Prayer at Glory Mountain na matatagpuan sa paanan ng Mount Apo, at sa Kitpog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ikinalungkot ng senador na labis na naapektuhan ng mga batang nakatira sa mga religious compounds na ito. Una po sa lahat, ang message ko ay... Kung asan si Morales, dun ka? May bago kang bayani, Jay Gibaro? Nagbuwis ng buhay yan para sa bayan, ha? Huwag mong inaano yan. Sama ng ugali yung mga banateros kayo. Nagbigay ng buong buhay niya yan. Sinangkalan niya ang buhay niya tapos ginaganyan niyo. Hindi tama yan. Ang sinasabi ninyo. Ano kayo? Ha? Ang binigay nila ang buhay nila para sa bayan na to, tapos ganyan gaganyan ninyo, mga banateros kayo. Kayo talaga, mga ano, pasimuno ng ano. Di pa ano, di pagkakaisa, nang-aaway kayo. Yung mga bata kasi, tandaan po ninyo, ano, ang sabi ng mga expert, ang parang sponge, ang utak ng bata. Pagka nakakita sila ng mga ganyang bagay, dadalin nila yan. At pag dinalan nila yan, medyo malungkot kasi ang sa psychology, parang yung tagapagligtas natin, yung tagapagtanggol natin, yung mga inaasahan natin, na civilian, yung kanilang item sa gobyerno, civilian yan eh, ang pulis. Hinikayat naman ni Senator Padilla si Senator Risa Ontiveros sa investigation. Alam mo, tama yung sinabi niyang yun eh. Alam nyo ba, may namatay pa nga na IP dahil sa ginawa nilang yan. Mamaya ibabalita natin yan. Ha. Actually, nakita ko lang yan. Napanood ko sa... Kasi hindi lang pala talaga yung KOJC yung pinuntahan. May mga lugar pa silang ibang pinuntahan na dibaril talaga... na pambabastos. Meron nga daw isang IP matanda parang inatake sa puso or something. Tapos yung mga bata talagang na trauma dahil sa isipin nyo, madilim, 'di ba? Ito'y alas 4, alas 3:45 nagsimula yung pagpasok nila. Tapos mga dibaril. Kung kayo 'yun, tas puro kayo bata, bigla kayong pasukin ng ganun. Ano mararamdaman ninyo? Nang walang pasingtabi na, ito, meron kaming warrant. Huli na dumating yung warrant eh. Yung mga arresting officer o yung mga ano, huli na. So, inuna muna yung, tapos ito ha, yun nga ang definition ng, pinakita rin naman, yung definition ng iba doon, hindi man lang nagpakilala kung sino sila, ano ba sila, basta nakamask lang, tapos di baril. Parang isipin nyo yung trauma sa bata noon, di ba?
may mga bata dyan eh, tas biglang traumatic yun eh. Pasukin ng ganyan. I-try nyo kaya yun. Try ko kaya sa mga anak niyo. Magtakip kami ng mukha tapos may mga daladala kaming ice cream. Ay, mali. Di ba isipin mo kami daladala kang kahit nga lang palakol eh. Ano mararamdaman mo nun? Tapos wala pa kayong mga nameplate. Oh, eh, talaga nga namang nakaka-stress yun. Sigahan sa Senado ang paglusob ng mga religious compound. Eh, nung kita mo, wala mga nameplate yan. Wala man lang ano sila, ha? Wala talagang mga nakasulat kung ano yung ano nila. Ng KOJC na nagdulot ng matinding pagkabalisa at trauma sa mga bata, maging ang mga kababaihan ay dumanas din ng karahasan sa kamay ng mga armadong otoridad. Alam mo kung bakit? Hindi kasi, eto ha, yung iba, kasama ng mga ugali, lalo na yung mga bangag vloggers, hindi kasi nila nakita yung mga tao dyan. We were there, remember, nung kanilang birthday ni Pastor Kibuloy na wala siya, tapos nandun yung mga kabataan. Alam mo yung ambience nila? Sobrang ano eh, sobrang cheerful yung mga bata. Hindi ka makakakita ng, kasi di ba usually pag mga bata, I mean, yung mga school, o pag pumunta ka sa mga school na mga elementary and high school, meron dyan yung mga bully, meron dyan yung mga loko-loko, may mga pag-gangster dyan. Walang ganun dun. Walang parang magsisimbang gabi dun. Diba kasi, pupunta ka ng simbang gabi. Hindi ko naman sa inaano yung ano ha, wala akong, hindi ko sinasabing masama ang ginagawa niyo simbang gabi. Pero hindi ganun na mga itsura ng mga kabataan dun. Yung parang mga salawal eh. Basta, alam mo yun yung tinutukoy ko yung mga itsura ng mga nagsisimbang gabi. Yung simbang gabi starter pack. Hindi ganun ang mga itsura ng mga kabataan dyan. Nakita nyo naman sa video namin yun eh, di ba? O yung outfit check, hindi ganun. Walang ganun. Yung mga kabataan dyan, yung mga inosente. Kaya nga tuwan-tuwa dyan si J.G. Barrio. Yung mata ni J.G. Barrio dyan, paikot-ikot eh. Parang demonyong naghahanap ng... ganun-ganun si J.G. Barrio. Kasi yung mga itsura ng mga kabataan dyan, talagang mga, ano eh, mga inosente. Hindi yung dugyot. Alam mo yun, hindi yung starter pack, mga ganun. O yung outfit check. O, panahinga ang tingin ni J.G. Barrio sa gilid eh. Ganun ang mga itsura ng mga ano dyan. Tapos biglang lulusubi ng ganyan. Grabe. Kailangan anya na maging patas ang senadora sa gagawing pagdinig dahil nasa ilalim ng komite nito ang pagtutok sa kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Kailangan natin yun ano, gamutin. Kailangan yan harapin. Hindi lang para sa akin, ano, hindi lang yung approach ng kung illegal ba o tama ba yung nangyaring raid, kundi pati yung epekto nun. Dapat yan siguro tingnan din ng committee ni Ma'am Risa. Senator, huwag kayong umasa kay Risa. Alam nyo naman yun. Ang pinagtatanggol lang nung mga kapwa nila mga akbayan. Mga makakaliwalang pinagtatanggol nyo. Pagka yung mga ganyan na, wala na yan. Wala na siyang pakialam dyan. Dahil committee niya yan. Women and children, ano? Naku, umasa pa kayo dyan, sir. Delicate siya. Napili lang yung pinagtatanggol niyan eh. So dapat tingnan din niya yan. Para balance tayo. Kasi may naging epekto talaga. Kasi wala naman pinipili ang batas. Dapat fair tayo. Dito sa nangyaring to, malinaw na mayroong mga biktimang bata. At makikita lang natin, yung mga batang yan, makikita lamang nila at magkakaroon lang namang masasabi nating therapy kung makikita nila na ang taong bayan, ang mga senador, eh pinaglalaban din sila. Kailangan maramdaman din sila ng mga batang ito. Alam mo kung bakit sinasabi ni Senator Robin yan? Kasi yun nga yung sabit dun eh. Hinahanap nila, gusto nilang ihulihin si Pastor Kibuloy. Wala naman dyan si Pastor Kibuloy. Ilang beses na nilang binalikan dyan. Hindi naman nila makita dyan si Pastor Kibuloy. Pero kailangan nilang pasukin yung mga bahay ng iba pang mga katutubo dyan. Tapos kailangan pa nilang halughugin yung eskwelahan na sandali, out naman ata yun.
wala ho sa una-una, wala ho sa batas yan na hahalughugin mo ang lahat nang hindi ka nagpapaalam ng maayos. Hindi naman po yan bahay lang ni Pastor Kibuloy. At saka tandaan ninyo, si Pastor Kibuloy hindi na siya ang pinaka-head niyan. May senior pastor na ho sila dyan. Siya ho parang advisor o emeritus na lang nila. Hindi naman na po dyan si Pastor. Kaya nga, diba, pati nga yung pamamahala niyan ay nakipangulong Duterte na. So, bakit dyan? Bakit kayo wala naman o dyan? Gusto nyo malaman kung asan? Hindi ko rin alam. Gusto nyo malaman? Tanong nyo kay Paulong Duterte. Baka mamaya sabihin na naman nila, si Banan ba? Alam kung asan. Hindi ko po alam. Na po akong kinalaman dyan. Pilipino yan. Nasa isang bansa tayo. May nangyaring ganito. Dapat maramdaman ng mga batang yan na kinakalinga din natin sila. Samantala, may mensahe naman sa Senator Padilla para sa mga Kingdom citizen. Ang message ko sa ating mga kapatid dyan, maging matatag po kayo at ito pong mga ganitong pagsubok na dumadating sa inyo. Ito po yung sinasabi sa atin, hindi lang sa libro ng Biblia, kundi sa Biblia ng mga Muslim, ang Quran, ganyan, na tumatamis yung faith mo kapag ka nakakaramdam ka ng mga ganitong pag-uusig. Yung katuruan na binabasa mo, nakikita mo sa'yo, so ibig sabihin, ikaw na yun. Ikaw na ngayon yun. Napakasarap ng pakiramdam na yun. At ito pong bagay na ang dala po ninyo ay gospel. Dala po ninyo ay message ng Panginoon, isang bagay po yan na napakasarap ipaglaban. Yan po, kumbaga, kung titingnan natin ang history ng kasaysayan ng Christianity, talagang nandun talaga yun. Yung pagsubok pag tumating, kung paano. Talaga nandun yun, Senator Robin Padilla, yung si Judas. Diba? Totoo naman yun. Ibinenta. Hindi, papaliwanag ko lang sa inyo kung ano sinasabi ni Senator Robin Padilla. Kasi sabi nga niya dito na parang, di ba, sabi nga, blessed are the pure in spirit. So, napaka-importante. Blessed are those persecuted. Ngayon, nakikita mo na ngayon to sa buhay mo. Di ba? Na napapersecute ka. Kasi hindi, ako naniniwala ako, this is not laban lang kay Pastor Kibuloy. Hindi. Ito ay talagang persecution ng buong church na nila. So, pinipersecute kayo ngayon bilang isang iglesia, bilang isang church sa inyong pananaw at paniniwala. Ngayon, at least napupurify kayong tuloy-tuloy, kayo'y dumadaan ngayon sa isang matinding pagsubok. Alalahanin nyo lang na talagang ganyan ang mga demonyo. Meron dyan, nagbenta ng ilang pilak yon para i-ano si Kristo. Yan din. Sigurado ako meron din niyang nagbenta ng kanyang prinsipyo. Kahit alam niyang mali yung gagawin, ginawa nila, inutusan niya yung mga tauhan niya na mag-raid ng ganyang kadahas. So, ibinenta niya rin yung puri niya. Tapos, hindi lang mo ganyan, may mga demonyo rin. Diba, kung matatandaan ninyo, merong mga nanghuli doon sa mga apostles, yung mga naiwan. Merong, they were persecuted after ni Christ na umakyat na sa langit. Ibig sabihin, may mga demonyo. May mga demonyo din. Mga nagpagamit sa demonyo. Okay, so, easy lang, ha? Lagi nyo lang tatandaan. Maganda yung sinabi ni Senator Robin dito. Mo siya tatanggapin. Kaya, lakasan nyo po yung loob nyo, kasama nyo po ako, nagdarasal, at matatapos din po lahat ng pagsubok na to. At pagkatapos nito, matagumpay tayong lahat, inshallah. Para sa Diyos. Ayan, ha? So, maganda yon. Ang ganda ng message ni Senator Robin Padilla nun, na, darating. It's, sabi nga alam mo, isang magandang ano yan, magandang versikulo, yung, kaya lang hindi ko memorize. I-Google nyo na lang, ha?
yung mga sufferings na dinadaanan natin ngayon is not worth comparing sa glory na matatanggap ninyo. Kasi no one can say kung sino ba talaga ang may relasyon sa Lord. No one can say that. Hindi mo pwedeng sabihin na itong iglesia lang na to, ito lang ang merong relasyon kay God. Hindi, walang ganun. Relationship, it's a personal relationship. Okay, so yung talagang merong personal relationship kay Lord, eh, lagi nyo lang tatandaan yan na someday, all the things that is happening on earth is not worth comparing sa glory na matatanggap ninyo pagdating nyo sa tamang panahon, pagdating sa langit. Diba ho? So, yun ang ano dyan. Lagi nyo lang yung pagkakatandaan. Eh, hindi naman po, kasi ano lang naman po yan, yung paghihirap, hindi ko nilalang lang ha, yung paghihirap eh, sa mundo lang naman na ito yun eh. Diba? Maraming magkakasakit, magkakahirap, mamamatay. Pero yung sarap na makasama mo na ang Panginoon mo, iba yun. Diba? It's not worth comparing, ika nga. Yun yun. Kaya palakpakan natin. Yung iba kasi dito, akala, ito walang biro ito ha. Ito ang akala ng mga tao, lalong-lalo na yung mga kurap na nasa gobyerno. Yung akala nila, forever silang nandyan. Hindi, ito ha. Ito, isipin nyo na mabuti ito. Marami sa mga tao nasa gobyerno, akala nila tatagal sila forever dyan. First, hindi sila tatagal forever. Kahit tumagal man sila forever, kahit magkaroon sila ng dalawang term o tatlong term, oh. 'Di ba si Ferdinand Marcos Sr. nga ilang term 'yun, naka 21 years. Oh, after noon. Isipin niyo 'to ah, 21 years siyang namayagpag. 'Di ba? 21 years siyang hari, presidente. Pero hindi niyo ba naisip 'to na kahit anong pigil ng tao na hindi mamatay, mamamatay. Kailan yung namatay si Ferdinand Marcos? Hindi ko sinasabing masamang tao si Ferdinand Marcos Sr. Ha? It's not for me to say that. Pero naging presidente siya, naghari siya for 21 years. Oh, sabi mo na lahat ng tao sumusunod sa iyo, blah, blah, blah. Ang tagal na nun, kailan yun? Ilan taon na siya ngayong patay? Di ba? And tanda natin, that's for eternity. Akala kasi nung iba, pag namatay ka, napipikit ka na lang, tapos lumilipad ka na lang sa langit, parang may ulap. Ganun-ganun ka. Hindi ho ganun ang buhay. There is a second life like this. The same like this in a glory state. Same. And that would be forever. Eternity. Walang katapusan. Where would you spend that? Doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi, isipin nyo na mabuti yun, ha? Dagat-dagatang apoy na pinapahirapan ka ng mga demonyo. Bakit? Eh, sinunod mo sila nung nasa lupa, eh.